lutuin. Kasabay ng pagdating ng iba't ibang prutas at gulay mula sa kanluran ay ang pagpapakilala ng sari-saring lutuing Espanyol sa mga Pilipino. Halimbawa nito ay menudo, afritada, relleno, mechado, paella, pochero, caldereta, kalyos at leche flan. Nadagdag din sa pagkainan ng mga Pilipino ang mga nakapreserbang pagkain tulad ng hamon, sardinas, longganisa at mga pagkaing delata. Umiinom na rin sila ng kape at tsokolate. Natuto ang mga Pilipino na gumamit ng kutsara, tinidor at kutsilyo sa pagkain. Naging bahagi na rin ng kanilang hapagkainan ang mga kasangkapang tulad ng plato, tasa, baso, bangkok at platito na impluwensya kapwa ng mga Espanyol at Chino. Panitikan. Upang mapabilis ang pagpapalaganap ng mga aral ng Kristyanismo, dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng palimbagan. Pinasunog ang ilang nasulat na katutubong panitikan at napalitan ng mga kwento ng pagpapakasakit ni Kristo at ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Noong 1593, nalimbag ang Doktrina Kristiyana, ang unang aklat sa Pilipinas na naglalaman ng mga dasal. Isinalin ito sa wikang Tagalog. Ang mga tagapagsalin na Filipino ang siyang naging mga unang manunulat sa wikang Espanyol. Tinawag silang Ladino. Ipinakilala rin ng mga Espanyol ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, mga awit, korido, tula, kwento at sarsuela.